Alam mo, dapat implementable, enforceable, pag naggawa sila ng mga resolutions, mga regulasyon. Kung hindi rin naman kayang implement, bakit pa? No? Of course, we follow the science. Ano? Kung talaga ang science, kailangan bawal ang selfie, bawal yung kamay-kamay, o bawal yung pakipagsalamuha. We respect that. But they should also be practical, realistic. Hindi yung kung ano maisip, gagawin. For example, wala nang pwedeng gumalaw eh. Yung lalabas nilang resolution, ano, bawal mamigay ng maski t-shirt o maski ano, eh, ma-implement ba yon? Kasi kung gagawa sila ng resolution, mag-adapt sila ng resolution, dapat implement talaga nila para sumunod lahat. Sinabi nila, bawal na yun. Eh, hanggang dumaan ka sa Skyway, nandun pa yung malaking billboard ng isang tandem eh. Araw-araw, nadadaanan ko doon. Kami, the moment nag-start yung campaign period, talagang take down lahat yung ano, taken down lahat yung mga billboards namin. Sumusunod kami. Even during rallies, nakita niyo naman sa Mindanao, sa Davao de Oro, Davao del Norte, talagang yung maski papaano sumusunod kami sa physical distancing at sa mga resolution na pinapalabas. Pero pagka impractical na at hindi rin kaya implement, edi isanction nila yung ibang grupo. Isanction din nila kami. Tingnan natin kung ano mangyayari. Baka wala matirang kandidato. Anong penalty? Pasensya na kayo, ting sumasabat ako kasi Batman ni Robin kami. Ano penalty? Sa sinasabi ng resolution, bawal selfie. O nag-selfie, nilapitan ako ngayon ng isang kaibigan o isang ikaw ngayon nagtatrabaho dito, nakipag-selfie sa akin. Ano penalty? Sino pe-penalize? Yung nagse-selfie o ako? Hindi ko alam kung doon sa resolusyon na yun eh. So, di ba? Tama yung sinasabi ng Senator Lacson. Practical. Kung may enforce mo, anong penalty? Disqualification? Ah, pero yung mabigat ang kaso, hindi di-disqualify ah. Pero yung mga nag-selfie, di-disqualify? Di ba? Para...